kagalang-galang na bisita natin ngayong gabi, sina Vice Mayor Leonard Conquera at Ma'am Jessica Corcuera, sa aming punong guro, sa lahat ng guro ng Sagrada Familia Academy, sa lahat ng mga magulang na naririto, at sa mga kapwa kong magtatapos, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Nais ko pong gamitin ang pagkakataong ito para pasalamatan ang mga importanteng taong tumulong at naging inspirasyon sa aking pag-aaral. Sa mga kaibigan ko, nakasama kong magpuyat sa paggawa ng homework, assignments, at group works. At especially kay Louie na nag-inspire sa akin para maging competitive. Woo! Latin of the Year! Woo! Hindi ako makakapag-aral sa isang private school na ganito kung hindi dahil sa scholarship program ni Vice Mayor Corcuera. Na laging nagpapaalala sa akin ang pagbutihan ng pag-aaral upang balang araw ay magsilbi sa bayan. At lubos po akong nagpapasalamat sa aking lola na tumayong nanay at tatay ko. Sa kanya ko inaalay ang lahat ng tagumpay ko bilang isang mag-aaral. Lola, maraming salamat sa lahat ng oras, sakripisyo, at pagmamahal. Class of 2019, ating ipagdiriwang ngayon ang pagtatapos ng isang kabanata sa ating buhay. At sabay-sabay nating harapin ang bukas na puno ng pag-asa. Muli, isang magandang gabi sa ating lahat! Maraming salamat, Miss Abigail Monsales. At ngayon, ang una nating guest speaker sa gabing ito ay alumnus ng Sagrada Familia Academy. Natatandaan ko, many years ago, nung bago pa lang akong guro dito sa school, naging estudyante ko siya. Hindi ko at ang talagang tapos bilang mga tutorial at isang pumayunin sa stage na ito, upang ipahami ang pangarap niya sa bayan. Kuya. Ano na? Teka, hindi ko ma-champohan yung fuse box. May nakabantay pa. Kawan mo na, parang maliligintikan tayo pag bumalpak ito eh. Ang aking tinutukoy ay walang iba kundi ang kagalang-galang natin panauhin ngayong gabi, Vice Mayor Leonard Corcuera. Maraming salamat po, Miss Reynaldo. Na-touch ako sa inyong introduction sa akin. Si Miss Reynaldo ay aking naging teacher sa history nung ako'y nag-aaral pa. At alam niyo, isa sa mga paborito kong subjects ay ang history. Bakit? Kasi sa history, maiintindihan natin kung bakit ganun na ngayon ang estado ng lipunan ng ating ginagalawan. Bakit hindi pantay-pantay ang mga oportunidad sa mga mamamayan. Lahat na yan, maiintindihan natin kapag sineryoso natin ang pag-aaral natin sa history. Ang gusto ko lang naman ipunto sa ating mga graduates, kung ano man ang kamalian ng ating nakaraan, huwag na natin balikan yon. Let's move forward. Mangarap, hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para sa ating bayan. Uy, si Mayor! Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo.